Ang tunay na pagkatao ni Dominic Roque, nabunyag na. Nagbigay ng bagong update ang kilalang talent manager na si OG Diaz patungkol sa hiwalayan nila Bea Alonso at Dominic Roque. Sa kanyang latest update, natalakay ni OG Diaz ang mga nakarating umano sa kanya mula sa kanilang source patungkol sa controversial na relasyon ni Bea Alonso at Dominic Roque. Matapos kasi ang umano'y pagsisiwalat nila ng hiwalayan ng dalawa, kabi-kabilang mga espekulasyon ang lumabas sa kung ang dahilan sakaling totoo raw ito. Isa sa naikwento ni OG ay ang pagiging galante umano ni Dominic, taliwas sa mga naglabasang balita na si Bea ang gumagastos lalo na kapag lumalabas sila ng bansa. Sa totoo lang, sabi ng aking source, galante si Dominic kay Bea, galante. So hindi na natin isa-isahin kung paano siya naging galante, ani OG. Kaya wala umanong katotohanang si Bea ang gumagastos sa mga paglabas nila sa bansa ni Dom. Hindi totoo yon. May ego, may pride pa rin ang lalaki. Dagdag pa ni OG na inalala ang sinasabing pagpayag ni Dominic sakaling magkaroon sila ng prenuptial agreement ni Bea. Napanggit din ni OG ang talent fee ni Dominic na may kalakihan din umano ang halaga. May mga negosyo rin ito at ang isa nga rito ay ang Black Peak Productions na siyang pinagkakaabalahan din nito. Isa rin sa umano'y patunay ng pagiging galante ni Dominic ay ang 3 million pesos worth na engagement ring nito kay Bea. Ayon kay OG, ang engagement ring na isinauli na raw umano ni Bea kay Dominic ay wala umanong katotohanan na peke ang naturang singsing na ayon pa sa kanyang source ay milyon-milyon ang halaga. Yung singsing na yon hindi peke, according to my source. Diba pinasoli daw ni Bea yung singsing? Ito'y hindi naman direktang nakarating kay Dominic na isole. Di ko lang alam kung nasaan yung singsing. Pero yung singsing na yon, alam mo ba kung magkano? Milyon. 3 million pesos. That's according to my source. Ako'y nakikinig lang naman sa kwento. Napag-usapan ang iba pang nasagap umanong detalye ni OG mula sa kanyang source patungkol sa controversial na kinasasangkutan ngayon ni Bea at Dominic Roque. Ilan sa mga ito ay ang tungkol sa kalagayan ngayon ni Dominic na madalas lamang umanong nasa kondo nito at si Bea na kasalukuyan umanong nasa Singapore kasama ang kanyang pamilya. Sabi ng aking source ay obviously madalas magkulong sa kanyang kondo si Dominic at si Dominic ay dinadalaw ng mga parents niya, ng family niya doon. May mga kaibigan din si Dominic na tumatawag sa kanya para siya ay i-console, para siya ay imbitahang lumabas, para somehow makalimot. Narito ang buong usapan ni OG Diaz, Mama Loy, sa kanilang programang OG Diaz Showbiz Update. Kino-question kung paano daw niya na-afford yung ganun kamahal na kondo. Kabit ba ito ng bakla o may day benefactor? Ilan naman kay Dominic nangyayari yan? Ang dami din nagtatanong tungkol din sa singsing. Oh. May mga nagsasabi na peke daw. Dito totoo. Finally ay nagbigay na ng pahayag si Dominic na, na wag iba si Bea. At nakakatuwa. Dahil maraming mga comments naman na pupuri sa kanya naging gesture. Napaka-gentleman daw. At gusto pa rin daw protectionan ni Dominic si Bea. Pero hindi ka masano nga kaya si Bea? Si Bea ay nasa Singapore. Kasama ang family. Yes. Naku, baka hindi ka nalang maintindihan. Pero Tito Ernie, yung pagkakasingga pa. Nasa Singapore po si Bea. Kasama ang family that prays together. Alam sa mga ganito namang kalungkutan, dapat talaga kasama mo pamilya. Kasi higit kanino naman ang pamilya makakaunawa sa iyo. Ano yun, Nay? Bakasyon or trabaho? Hindi ko alam. Baka bakasyon yun. Feeling ko bakasyon. Eh, si Dominic naman, Nay, kamusta? Ayun, ang sabi ng aking source ay obviously, madalas sa magkulong sa kanyang kondo. Si Dominic. Oo. At si Dominic ay dinadalaw ng mga parents niya, ng family niya doon. May mga kaibigan din si Dominic na tumatawag sa kanya para siya ay i-console, para siya ay imbitahan lumabas, para somehow makalimot.
Di ba? Pero ano naman pala? Pero yung iba hindi niya pinagbibigyan. Yung iba pinagbibigyan niya. Oh. Ay, nabanggit mo yung condo. Oh. Naku, Diyos ko, di ba? Kalat na kalat na yun sa social media yung tungkol dyan sa condo na yan. Oh. Na kinu-question kung paano daw niya na-afford. Grabe. Yung ganung kamahal na condo. Oo nga, parang ano naman daw ang kapasidad ni Dominic na makapagpunda o makapag-invest o makabili ng condo unit. Oo. At yun nga, itinuturo daw ang isang politiko. Oo daw. Oo. At hindi raw ito nakapangalan kay Dominic. Sa iba raw nakapangalan o nakatitulo ang condo. Oo. Oo. Tapos meron din naman tayong nakausap ang sinasabi, eh, hindi naman talaga kay Dominic nakapangalan ng condo. Kasi inuupahan niya ito. Kasi kung matatandaan ko, no, nung panahon ng pandemya na nag-video call pa kami ni Dominic, nakita niya sa akin yung bahay niya. Yung interior pala ng condo. Minsan nag-uopisina na rin siya doon. Kasi doon sa mga nakataasang kilay at naghahanap, kung anong pinagkakabala ni Dominic, since yung iba, kino-question, ba't hindi naman siya aktibo sa pag-arte? Oo. Ang pinagkakabalaan po niya ay ang kanyang production house. Meron po siyang production house na kino-commission ng mga brands para gumawa ng mga ng AVP o audiovisual presentation. Katulad ng parang ano, something like Lakbay Kalikasan. Pinakita pa sa akin ni Dominic yun. Oo, yun yung mga ginagawa nila. Na sila mismo nagpupunta sa mga nature-nature. Oo, para ipagmalaki, ipagbunye. At kung paano mapapangalagaan ang kalikasan. Yun, isa lang yun. Hindi lang naman yung mga AVP ang ginagawa nila. May mga digital ads din silang ginagawa. So talaga na yung legit na production house. So nag-produce talaga ng mga pang ano, pang social media, pang mga digital na requirements. Correct. Ah, malaki din kita dun. Ay, ay correct. At ang pangalan ng kanyang ano, prod house ay yung Black Peak Media Productions. Yun. So, yung iba kasi parang nilalait na si Dom. Sinasabi nila, kabit ng bakla, kabit ng mayaman, di ba? Yung mga ganun tipo talaga ni Dominic, lalo na't gwapo, di ba? Eh talagang hindi mo maiiwasan na pagdudahan kung kabit ba ito ng bakla o may gay benefactor. Ilan naman kay Dominic nangyayari yan. Maging sa ibang artista, nalilink din sila sa mga ano, sa mga mayayamang gays. Okay, so yun nga, so sinasabi na parang jowa ng mayamang bading si Dominic na hindi pa rin naman napapatunayan. Di ba? Sinasabi na ang may-ari ng kanyang kondo ay isang politician na lalaki. Pero sa pagkakaalam ko, no, nung nag-video kami dati ni, ano, nung panahon ng pandemya ni Dominic, inuha na raw niya yun, mababa raw kasi yung upa. So, inuupahan lang niya talaga yung kondo. So, wala siyang jowang bading ito, Ochi? Mahirap na para sa akin magsabi na wala siyang jowang bading. Diba? Kasi hindi naman natin nakakalkal talaga. Yun lang yung mga naglalabasan. Pero, sinasabi ko nga, yung mga ganong tipo, yung mga ganong itsura ni Domi, talagang ano yun? Oo naman. Talagang lapitin. Oo. Laglagpan. Diba? Meron pang nakarating sa akin na yung isang bading ay business partner pa niya. Yung mga ganyan. Oo. Na hindi ko kilala kung sino yun. Sabi ko, sino ba yun? Kailangan makuha na talaga natin yung mga line-up ng mga partners ni Dom, di ba? At saka yun nga, ang dami nilang iniisip tungkol kay Dominic para lang i-discredit yung tao. Para lang i-prove nila sa sarili nila na si Bea ang bubuhay kay Dominic. Mas mayaman si Bea kaysa kay Dominic. Di ba? May sarili rin naman pera si Dominic. Oo. Katunayan, may mga endorsements din si Dominic. Matagal na siya sa ano, siya, parang siya yung mukha o yung endorser ng Lemon Juice. At saka sa Coke. Oo, yan yung mga niya, yung endorse niya. Kahit sa digital. So kumikita naman yung bata. Oo, na ibanggit nga sa akin kung magkano yung ano, yung TF ni Dominic. Malaki din ha. Malaki din. Oo, pero syempre,
sa yaman at yaman, mas mayaman talaga si Bea Alonso kesa kay Dominic. Pero hindi natin inuuri ang tao sa kung magkano at kung anong properties meron siya. Para masabi natin kung mabuting tao yung isang tao. Di ba? Tapos di ba, nag-endorse pa siya ng ano, clean fuel. O yung ano, yung gasoline station, hindi ba? O. So yan, tuloy-tuloy lang na hinahawakan ni Dominic bilang siya yung influencer at endorser ng mga brands. So patuloy pa rin siyang umaani ng kita, di ba? Alam mo, sa totoo lang, sabi sa akin ng source ko, galante si Dominic Pepe. Galante. So hindi na natin isa-isayin kung paano siya naging galante. No? Ay naku, speaking of galante, parang sinasabi ng iba, si Bea ang galante kay Dominic kasi daw yung mga trip nila, si Bea nagbabayad. Uy, hindi totoo yun. Huh? Hindi naman totoo yun. Mm-hmm. Alam mo, may ego, may pride pa din ng lalaki. Mm-hmm. Di ba? Alam mo, may mga ganyan, ano? Porque, syempre, si Dominic alam naman niya na status man ang pinag-uusapan, alam niya mas mataas si Bea. Mm-hmm. Di ba? Pero sa lalaki kasi, pag meron kang nobyan gano'n, diba? Parang mas pinatutunayan sa kanya na hindi ako after sa yaman mo. Mm-hmm. Kaya nga willing si Dominic pumirma ng prenup eh. Mm-hmm. Oo eh. Tsaka yung Japan trip nila itong huli, sponsored trip yun. Kaya binabanggit nila yung nag-sponsor sa kanila. Kasi pinopromote nung company yung kanilang travel agency. Mm-hmm. May pa-promote din sa atin. Trajet ang ano natin. Oh. Mahusay. Yes, Trajet. Pag magpumuliyak at magja-Japan kayo. Anyway. Japan, Trajet. Trajet International Tours and Travel. Yes. Ay naman pala, sponsored naman pala yung kanilang Japan trip. Oo. And ay, ang dami din nagtatanong tungkol din sa Sing Sing. May mga nagsasabi na peke daw. Hindi daw totoo. Tatanggapin ba naman ni Bea yun kung hindi totoo? Alam mo, gano'n naman talaga yung ibang tao, no? Pag tinuldo ka na nila, yung kapasidad ng lalaki na makapambuhay ng isang babae, talagang hahanapan nila at padadapain talaga nila para lang patunayan na hindi sila nagkakamali ng opinion na mahirap nga yung bata. Mm-hmm. Pero yung Sing Sing na yan, hindi yung peke. According to my source, di ba pinasolido ni Bea? Oo. Yung Sing Sing. Oo. Oo. Ito hindi naman talaga direktang nakarating kay Dominic na solo. Ay. Hindi ko lang alam kung nasa yung Sing Sing. Pero yung Sing Sing na yan, alam ko magkano. Ay, magkano yung Sing Sing? Million. Ay, 1 million? Mm-hmm. 2 million? 3 million. That's according to my source. Kung yung nakikinig lang naman sa kwento. Ako, more than 2 carats yun. Oo. Eh, sinasabi ng source ko, galanti si Dominic. And even to his family, galanti daw si Dominic. At ito ngayon na nag-uusap tayo. Oh. Oo. Mahal pa rin Dominic si Pei. Oh. Baka kaya ganun yung post niya. Oo. Na huwag niya i-bash si Bea. Grabe siya magmahal. Di ba? Parang ako daw. O, dyan napansin ko lamang, ang dami niya sinabi kay Dominic. Parang wala namang problema kay Dominic. Ibig niya sabihin kay Bea may problema. Huh? Eh, parang walang masama kay Dominic. Don't put words into my mouth. Parang sana pag-usapan lang natin, parang ang kaganda ng mga... Siya po ang may sinasabi. Kaya hindi naman, naitanong ko lang. Naitanong ko lang naman, baka kay... Ay, gusto kong hirap magsalita. Sige, kaya mo yan. Oh. Kaya mo yan. Alam mo, pareho sila, magkabilang kampo. Kasi yun nga sinasabi ko, hanggat hindi nagsasalita yung dalawa, ay patuloy na magkikreate o hahanap ng dahilan yung mga tao para i-justify kung bakit sila naghiwalay. Pero ang nakakatuwa na eh, kung maraming tao yung naghahanap ng butas kung bakit sila naghiwalay, ang dami ding mga, lalo na sa show business,
ng mga colleagues nila, mm-hmm. di ba, na nakakausap natin na hoping, gusto okay. nila sana magkabalikan, matuloy ang kasal, di ba? Kaya ito nga nakakaloka. Mm-hmm. So, si Bea, kay Dominic, di ba, meron naman tayo nabasa, di ba, na si Bea daw, sa blind item lang, talagang hulang-hulan. Si Bea daw ay na-fall out kay Dominic dahil na-fall daw sa kaibigan. Ah. Oo. Tapos si Dominic naman, nililink sa mga bading. Oo. Diyos ko, di ba? Kanya-kanya sila talaga ng ano rason. Ang nakakaloka, mas marami pang sinasabi yung mga netizen kesa dun mismo sa mga taong involved. At saka na yung iba din mga tao nasa paligid nila, yun yung mga nagpo-post ng mga cryptic. Correct. Pero Tito Oji, sa palagay niyo, may jowang ba din yun? Ikaw nga, ganun na yung dinideny mo eh. Na-jowa mo yung sinusubukan mo. Hindi! Di ba sinabi ko nga sa'yo, lapitin ng bading yung mga tipo ni Dominic. Ngayon, kahit yung napakayamang bading, pwedeng lumapit yan, pwedeng discard yan, pwedeng magpahatid ng emisaryo yan para iparating kay Dominic na type siya ng isang politician, isang billionaryo or businessman or billionaryong bading, di ba? Naki Dominic na yun. Kung paano niya i-entertain yun. Di ba? Sa palagay niyo, yung mga tsaka lalapitan ng mga millionaryo, Diyos ko, hindi na sorry ah. Siyempre, magwapo ka na may premium yun. Kaya pala dito, Ojo, wala nang malapit sa ako. So, I'm sure, kahit ang salita ni si Dominic, ayun naman, ang inaantabayanan ay ang pahayag ni Bea Alonso. Basta na, ako isa ko dun sa mga nag-hope talaga na sana magkaayos. Oo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.